kailan sinabi ni Pangulong Duterte na bukas siyang makipagtulungan nga sa mga sundalo ng Indonesia at saka ng Malaysia para daw sugpuin yung terorista sa bansa. Maraming nagtatanong, bakit Indonesia at bakit Malaysian troops? Well, actually, hindi ito yung first time na sinabi ni Pangulong Duterte yan. No? Over and over sinasabi niya over the past 1 year and a half. Well, ang konteksto dito kasi yung issue ng piracy, no? At terorismo. No? Abu Sayyaf at saka mga ibang terrorist groups, ISIS-affiliated groups, very active po sila sa celibacy at Sulusi. At dahil kung saan, kung saan may tri-border po tayong tinatawag na tri-border with Malaysia and Indonesia. Ngayon, ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito ay na magkakaroon sila ng hot pursuit all the way into Philippine territory. Well, base sa Article 111 na UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, yung hot pursuit, magsistop yun pagdating mo sa 12 nautical miles territorial sea ng isang coastal state. Pero mukhang sinasabi ni Pangulong Duterte, pwede na sila pumasok all the way. Now, base sa alam ko, pwede lang mangyari yan if may explicit na treaty, no, kasunduan sa pagitan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia sa issue na yan. Pero so far, alam ko yung mga Indonesians parang nagsiscratch pa rin sila ng head nila. Kasi hindi joke yan. Pag pumasok itong mga troops nila sa Pilipinas, nagkaroon ng barilan, may namatay na troops or may namatay na Filipino, anong mga protocol dyan? So, komplikadong issue po yan. So far, more rhetorical itong sinasabi ni Pangulong Duterte, pero clearly sinasabi niya bukas siya sa more cooperation with Indonesia, Malaysia dun sa issue ng piracy at terorismo. O yun nga eh, kasi may mga ibang nagsasabi na baka paglabag ito sa ating sovereignty kung hahayaan natin na may mga ganyang klaseng operasyon, lalo na kung naghahabol sila, hinahabol nila yung mga terorista o mga kriminal, tapos dadaan sila doon mismo sa teritoryo ng Pilipinas. Yeah, I mean, ang naiisip ko lang mga ibang presidents dyan eh, nung pumapayag ng Iraq, no, ng US magbubomba ng ISIS sa kanyang territory. So medyo failed state na po yung Iraq, no? Kaya nga humingi siya ng tulong sa US na gawin yan. So, ina-admit ba natin na failed state tayo pagdating sa Mindanao? Hindi natin maayos yung sarili natin problema, kaya desperado tayo na pumasok ibang bansa. Kaya kasi yun ang magiging implication ng sinasabi ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. If pwede sila pumasok all the way into our national territory at saka territorial sea dun sa hot pursuit nila. Okay. Very risky policy, no? Very kasi risky. Pwede magkamali doon. May friendly fire, no? May masaktan na o mamatay ng mga civilians na inosente. Yes. Kaya nga medyo reluctant yung Indonesia at Malaysia at humingi pa sila ng details anong gagawin nila dito. Okay. Okay, may pinapakita tayo ngayon na itong diagram o yung chart nga nitong teritoryo natin, ano? Of course, naiiba ang Pilipinas dahil tayo island nation. Hindi visible yung mga border, hindi katulad ng between Pakistan and India, etc. No? You really have to have a very precise GPS coordinates to know when you're entering. And so it's very easy to make a mistake, to go into somebody else's territory pag nasa dagat. Well, yeah, but at the same time, meron na tayong mga advanced radar technologies na ngayon, no? Katulad ng Coast Guard Watch na kung saan malaman natin kung silang pumapasok at hindi. At of course, ang tumutulong sa atin ng mga bansa dyan, mga Japan, United States, South Korea, silang nagbibigay ng mga equipment sa atin para magkaroon tayo ng awareness, domain awareness tawag dyan, anong nangyari within our territorial sea at saka exclusive economic zone. Mm-hmm. Pero I see your point na mahirap nga talaga ma-distinguish kung kailan lagpas ka na sa Indonesia kasi hanggang ngayon may mga iba tayong mga mangingisdang Pilipino na nakatira halimbawa doon sa may dulo natin tapos nasa may bandang Malaysia na pala siya. Very nasa porous po yung borders dyan, kaya medyo delikado dyan. So it makes sense to have cooperation with Malaysia and Indonesia. Pero yes, kailangan ang kinoconsider dito yung tinatawag na coordinated maritime patrols. Correct, yeah. Kung saan nag-overlap yung ating waters, doon magkakaroon ng coordinated claim. So, ito yung territory ng Malaysia, Indonesia at Philippines. Dito mag-meet yung mga ating coast guards, i-guard nila para siguraduhin na walang papasok ng mga pirates doon or mga terrorist groups. No? Kasi $40 billion po ang dumadaan in terms of trade dyan. Yeah. Marami sa mga coal imports natin sa Indonesia ang dumadaan dyan. So, kailangan talaga natin bantayan. So, hindi siguro kailangan all the way hot pursuit into our territory, i-expand, i-regularize yung mga sinimulan natin ng mga mekanismo katulad ng itong coordinated patrols doon sa tri-border natin. Okay, I was actually in Tawi-Tawi late last year, no? At napansin ko doon na may mga ibang bansa na may joint exercises sa ating forces, Philippine Navy, tulad ng Australians, Correct. No? It would make sense to have joint patrols and other kinds of joint activities with Malaysia, for example. Kasi Correct. Yun ang talagang pinakamalapit na neighbor natin. Kaso, it's complicated by the Sabah claim, no? So, yun na nga eh. So, sabi nga ng US Navy at Coast Guard, Philippine Navy at Coast Guard na nakausap ko dun sa Tawi-Tawi, they really keep a distance from each other for that reason. It's very complicated politically. Although civilians, especially from
the Philippine side just go back and forth as if there's no border. Yun nga, yung dahil sa issue ng Saba at saka sensitivity dyan, at the same time, malal natin noong 2013 nagkaroon ng problema kasi mga Sultanate of Sulu Royal Army nag-invade nga sa Saba. Medyo may sensitivity yung Malaysia, pero at least sa celibacy sa Indonesia, mas bukas sila sa cooperation dito. At at the same time, desperado tayo na supuin itong movement ng mga terrorist groups dun sa porous borders natin. There must be something done here. Kaya nga, ang pinag-usapan ngayon kung pwede pumasok pa ng ibang international powers dito sa issue ng tri-border natin para supuin yung problema ng piracy at terrorismo. Okay, may nabanggit din yung Pangulo na sabi niya, parang wala naman daw nangyayari sa mga international meeting on security. Mas gusto daw niya yung hardline na policy na pasabugin na lang daw yung mga pirata at terorista sa dagat. Your take on this? Well, I mean, first of all, mahirap i-identify kung talaga mga terrorista. Pangalawa, may rules of engagement tayo, no? So, for me, more of rhetorical bombast na naman ito kaysa clear policy statement. As I said, meron tayong mga existing na kasunduan, memorandum of understanding with Indonesia, ibang bansa. May mekanismo ngayon sa ASEAN na pinag-usapan kung saan magkaroon tayo ng intelligence sharing sa pagitan ng mga ASEAN countries. I think ito yung mga mekanismo na dapat i-focus natin. Huwag masyado itong mga Rambo-style na rhetoric. Okay, meron tayong military alliance with the United States, no? So, ano ba? Kailan ba pwedeng i-invoke ito para kumilos sila? Because we're actually, many are saying, we're losing territory as we speak, no? Well, I mean, clearly, pagdating sa issue ng counter-terrorism, yung relationship natin with America, better than ever. Sobrang nag-expand po yung counter-terrorism. Of course, unfortunately, dahil sa Marawi crisis, no, actually, meron tayong mga joint patrols with the US Navy dyan sa areas kung saan active po yung Abu Sayyaf. So, tumutulong talaga America sa atin, not to mention Australia at US nagbibigay ng special forces training sa atin, advanced training para siguraduhin natin hindi mangyara ulit yung katulad sa Marawi. So, yung US actually very, very helpful sila. In fact, sa mga lahat ng mga ibang external partners, by far, yung US yung at the forefront, no, pagdating sa counter-terrorism cooperation with the AFP. But it's not deterring China from doing what it wants in South China Sea. Well, dahil ang ginagawa ni Duterte ay nililimita, no, yung ating cooperation, maritime security cooperation, only sa issue ng counter-terrorism. Pagdating sa Benham Rise at West Philippine Sea, mukhang dinedowngrade natin yung maritime security cooperation natin. Okay. On another matter, Prof, hindi pa natatapos ang issue sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Pero nito lang ay pinuri po ng Pangulo yung China sa paghulin sa mga pirata sa Somalia. Sabi niya, baka pwede pati Pilipinas daw ay tulungan na rin daw ng China sa pagpapaigting ng seguridad sa Cebu at sa celibacy. Well, I mean, katulad ng sinabi ko, at some point, of course, ang concern is pag hindi supuin yung problema ng maritime piracy at terrorismo, maging katulad to ng Horn of Africa, no? At saka yung Gulf of Aden, no? Katulad sa Africa, sa Sudan. Ang hindi ko alam bakit sinisingle out ni Pangulong Duterte yung China, kasi actually, ang mga active na warships dyan sa Gulf of Aden ay yung Task Force 150 at 151 na sa ilalim ng Amerika at saka yung Operation Atlantic sa ilalim ng EU. Ang China po nagpadala ng only 3 ship vessel, flotilla, doon sa Gulf of Aden. So very minimal po actually yung contribution so, ng China. So kumbaga pagdating sa pag-asugpo doon sa mga pirata doon sa Gulf of EU Aden, at saka matagal US ng po. US at Europa ang kumikilos actually, dito. By 2014, halos na-solve na yung problema ng piracy. So ang biggest presence yan actually yung European Union, yung Operation Atlantic at saka US. So hindi ko alam ba't in-emphasize ni Pangulong Duterte yung contribution ng China. Bukas dapat tayo sa cooperation with other countries kung consistent ito sa ating national interest, constitution at saka international law. Pero bakit sinisingle out masyado yung China, but hindi in-emphasize actually yung role ng ibang bansa pagdating sa protection ng freedom of navigation around the world. Alright. Maraming salamat po sa inyo, GMA Resident Analyst, Professor Richard Hidarian. Pleasure.